name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Come into the house of God's family and come into the house of the Lord for partners. I got this. So, my brother, to you, my brothers and sisters, that I will be to see my thoughts and my words, what I have done, what I have failed to do, from my fall to my fall, to my most hideous fall. Therefore, I ask the Blessed Mary, every Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. More sound of morning glories, your joy, praise, and honor to you, brothers and sisters, but also to the young ones of peace. We hail you in all those friendly sound of charity. Listen to the prayers of your many brothers and sisters, and by imitating your virtues, you may be contented in the state in which God has placed us, and carrying the strength and guidance of us in the power of the footsteps of our blessed Lord. And most of you took money. That at last we may reach the kingdom of heaven, the merits of Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love, our minds and spiritual needs and fears, and your desire to discover God's goodness in all things, guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining sun, what inclusion it has from bodily and material pleasures, that make you feel nearer to what is supernatural and divine. Pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty, submission, serving your holiness, and human friendship with God, we implore, Saint Martin, make us pure in heart and spirit. O Lord, pray to you to the world and adore us, apostle of the divinity. Saint Martin, the Lord, God has placed his example of his strength in us through his intercession. In our efforts, unfold our hearts and our hearts. Saint Martin the Porus, you always have sympathy for the poor and those who suffer. We need your help in our past for you to pray for the nation, goodness, and power. The favors you receive from God in Christ has now caused your intercession. Just your own suffering to pray for the nation, as you ask for your nation. When you are here on earth, you spend your life loving God in your neighbor. Amen.
O God, O my God, give me thee, O your only begotten Son, wondrously begotten for your people, the work of redemption. Grant me, pray to yourself and yourself, firmness of faith, that by his guidance they may attain the glorious prize you have promised through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. First letter of Paul. This, remember, is the message you heard from the beginning. We should love one another. We should not follow the example of Cain, who belonged to the evil one and killed his brother. Why did he kill him? Because his own deeds were wicked, while his brothers were just. No need then, brothers, to be surprised if the world hates you. That we have passed from death to life we know, because we love the brothers. The man who does not love is among the living dead. Anyone who hates his brother is a murderer. And you know that eternal life abides in your murderer's heart. The way we came to understand love was that he laid down his life for us. We too must lay down our lives for our brothers. I ask you, how can God's love survive in a man who has enough of this world's goods, yet closes his heart to his brother when he sees him in need? Little children, let us love in deed and in truth, and not merely talk about it. This is our way of knowing we are committed to the truth, and are at peace before him, no matter what our consciences may charge us with. For God is greater than our hearts, and all is known to him. The word of the Lord. Thanks be to God. He leads us, he speaks.
the Word of God became a man and lived among us. Pero bahagi po ang pagkilos na nanis ni Kurabi bigyan ng pansin ngayon.
ay isang pinaalala ko sa akin tungkol sa pag-aaral ng Diyos ay yung unang pagbasa mula po sa unang loob sulat isang pago pastor na ito isang pago na tumutukoy sa pagmamahal sa kapwa at ang pag-iwas ng pagkakasala ni Cain. Ano yung pagkakasala ni Cain? Pagpatay sa kanyang kapatid. Pagpatay sa kanyang kapatid. Pagpatay ng tao. Marami na yung po sa social media ang nagwala kasi nag-create na pagkilos na yung isang pelikula ay napatigil ng pagkapalabas. Gawa lamang ng pagpatay ng aso. Pero hindi ganun katindi yung pagmamahal doon sa usapin ng pagpatay ng tao. Na kumisan ay parang hindi natin pinaalala. Pero pinaalala ko sa akin dito na yung panyayan na pinapahayag ko sa akin, kaya ayaw mong basahin ko sa inyo yung sulat ng isang pao. Sabi ko, we should not follow the example of Cain who belong to the evil one. Kapag sinunod pa lang ninyo yung halimbawa ni Cain, ikaw ay inuturing mo sa diablo. And killed his brother. Why did he kill him? Because of his deeds were wicked, while his brothers were just. Knowing then, brothers, to be surprised, if the world hates you, that we have passed from death to life, we know, because we love the brothers. The man who does not love is among the living dead. Naalala ko tuloy, isa sa mga pelikula na palagi namin pinapanood ay Zombie, The Living Dead. The man who does not love is among the living dead. Zombie ka lang kapag hindi ka nagmamahal. Anyone who is his brother is a murderer. Abides in no murderer's heart. The way we came to understand God, what was that lay down his life for us, we too must lay down our lives for our brothers. I ask you now, how can God's love survive in a man who has enough of this world's goods, yet closes his heart to his brother when he sees him in need? Peter children, let us love in deed and in truth, and not merely talk about it. This is our way of knowing we are committed to the truth and our peace before Him. No matter what our consciousness may judge us with, for God is greater than our hearts, and all is known to Him. Napakaganda po noong mga salitang binibiwan mo sa akin ni San Pablo sa kanyang sulat, pastoral.
ang pag-ibig sa kapwa, ang hindi pagpatay sa kapwa, at hindi pagkauhi sa kapwa. Bahagi ng kapusan ay patuloy natin pinaalalahanan ang mga bagay na ito sa ginag ng ating kasasayuan. Sabi na natin, ano ba yung contribution natin? Lalo sa sigurani natin ngayon sa extrajudicial killing. Katulad rin po ng pandaya ni Archbishop of Pelicas. Kung inyo po napakita yung mensahe na ibinigay ko noong January 1, ay kung inyo mapapansin, ay bahagi ng pagtugon. Tugon, hinalaw ko yung kasabutan sa pamagitan po ng mensahe ng mahal na beren ng Fatima na ibinigay ng mahal na beren Maria sa tatlong basa. 100 years ago ay nadiriwa ngayon ng 100 years of the apparition of Fatima. Tatlo. Ano yung tatlo? Kung hindi naalala. May nakalala kayo sa inyo? Yung sa surat pastoral na ibigay ko po nung linggo, may naalala kayo? Wala. Wala nakaalala. Una, yung tatlong uri ng panalangin. Pangalawa, ay tungkol sa araw-araw na pagtanggap ng komunyon. Medyo mabigat, no? Araw-araw na pagtanggap ng komunyon. Kayo, araw-araw na nagsisimba. Pero hindi kayo araw-araw na nagsisimba. Bawat araw, iba ang tao. Kaya sinasabi ko, manang yan. Wala pa akong manang dito. Kasi yung manang talaga kasi, yun yung nagsisimba araw-araw. Walang patman. Yun ang talagang manang. Araw-araw nagsisimba kayo, three Wednesday, three Thursday, three Monday. No? Pero pag sinayon ka lang mana, at talagang traditional na mana, araw-araw yun nagsisimba. Yun ang talagang mana. No? Pero yun ang paalala ng mensahe ng mahal na bali ng Fatima. Daily reception of the Eucharist. Pangatlo, ay alam. Preparation for sin. Kaon ka ba? Sa unang na lang muna tayo. Panalangin. Yung tatlong uri ng panalangin. Na kung saan na binibigyan pansin. At ito po yung kadalilan kung bakit nais natin na palakas yung dimusyon kay San Martin para kung saan may sakit. Kasi marami naman may sakit. Kasama mo rito, yung mga kapatid namin na kung tawagin yung mga kumating nalulong sa pinagbabawal ng sabi. It is a sickness of the mind. It is a sickness of the body. Kasi bakit? Addiction yun eh. Isang huli ng sakit ko. Kaya bahagi yung ako sa kasama ko natin sa aking pinapagalaman. Para sa kagalingan ng mga isang kasama natin yung mga kapatid natin na nalulun sa pinagbabawal ng kawal. Isang uling po yan ang sakit na kinakailangan natin yung pagalaman. Para po sa mga gusto sa ADHD, ang kanilang kaisipan na ADHD na lang yan. Ano ba yung ADHD? Extra judicial killing. No, kapag pinutin natin yung ADHD, yun ang ibig sabihin. Extra judicial killing. In short, patay na lang yan. So, sa kanila, sakit yan, wala na gawin yan. Kaya alam mo sa kanila,
patayin na kanya. Sa atin, hindi lamang sa katatsin, yun ay may kamot pa. Ngayon, katulad po na ipinahayag po sa surat ni San Pablo ang pagmamahal yun sa kapwa. Pagmamahal yun sa kapwa. Dahil kung kusin po, marami tayong dapat yung pagkasal. Marami tayong pagkasal. Ang mga kapwa, mga may sakit, lalo-lalo na hindi lamang sa karamdaman sa katawan. Ngunit yung mga tao may sakit sa pag-iisip. Kaya may sakit sa pag-iisip. Hindi lamang po yung mga kapatid namin na nalulor si po nagbabawag na gano'n. Kasama na rin po din yung mga tao ang krisipan nila na ang tamang solusyon nila din kamatayan. It is also a sickness of the mind. That the only solution for the problem is execution. Sakit din po yan. Kaya po, bahagi ko, sabi ko lang, kahit kung saan ang pagkakasawa, na patuloy natin tinutugunan na marami tayong dapat na ipagdasal. Marami tayong dapat na ipagdasal. At yun po yung patuloy nating paanyaya para sa bawat isa. Nakita po niyo halimbawa, may mga tao nagugulupihanan. Sabihin niyo sa kanilang magdasal kayo. Lalo-lalo po kayo araw ng Webes. Yun po kasi. Yung punto kung inyong maalala kung sa sulat ni si Archbishop So, sa muna kayo mong magkaisa sa panalangin. Yun muna natin pagkaisa ang manalangin. At yun po kumisa ang patuloy nating paanyaya na medyo may kabigatan. Pero sana po ay patuloy natin ipagpaanyaya. Lalo-lalo nga po yung susunod na dyan yung daily reception of the Holy Eucharist. Lalo-lalo sa mga may problema. Kasi bakit? Sabi ko nga, kung makikita lamang natin yung kagandaan at halimbawa ang ibigay kakagod sa atin, no? Sinasabi natin sa loob ng banal na pagdilibra ng misa, Panginoon, hindi ako karapat dapat na tumanggap sa loob. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ramdam ba natin yung kapangyarihan ng mga salitang yan? Or simply the religious words na bahagi ng rito. Kaya, pakita ko natin, bahagi lang po sa aking patuloy na aking paanaya. At alam ko naman natin, kaya na po ating binigyan ang pansin ng aking po 7-7. Kasi yun yung mensahe na ibinigay rin po, ano? Isa sa mga devotion na ginawa po ni San Martin de Porres. Yung kanyang pangalakad sa panahon ng Eucharistia. So, ito po, yung usapin na huwag nating tularan ang pagkasalan ng kanyang ay siguro sabihin yung iba kapag tinanong kayo, okay, malaban kayo, malaban ito. Anong ginagawa ninyo? Anong ulan mo sa sagot? Pagdarasal kayo. Sabihin mo, ba't ka naman sa kayo ng tara kayo? Lalo-lalo na kung kayo ay nagdarasal ng kayo ng Diyos. Pagdarasal kayo.
tuwing Webis pinagdarasal na kasama namin sa aming panalangin na we have a concrete activity na sinasaan ko na ipinagdarasal ko lang. Kasi pwede sabihin lang yung way, pinagdarasal ko lang. Pero wala kang concrete yung activity kung bakit kung saan mo ipinagdarasal. Tayo ni Lord, saan yun? Yung aking self-concept. So, yun po yung isa sa pagkakit mo, kung mayroon pa kayong ginagawa sa usapin ng extrajudicial killing, mayroon ipinagdarasal na. Lalo-lalo ng pag-araw ng Webis. Pero ito siya hindi lang pag-araw ng Webis. Every day. Every day. Kasama ko palagi yan sa intention ko sapagkat bahagi mo ng paglalaki ay yung biyaya ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Tao yan. Dapat yan minamahal. At yun po, naitulog natin lalo-lalo na at sa ating po mga panalangin sa ating po mga ngayon, tayo ay maghihiling ay yun, isama din mo natin. Sabi mo nga po, hindi lamang ang ating intention ay hindi lamang po para pagalingin ang mga misalit na umakating dito. Ngunit ang ating pinapanalangin, hindi sa lahat ng alin na tayo ay magdasal para sa mga misakit. So, dalawa po yun. Yung panalangin para sa mga misakit ay kumaling. Ibig sabihin, yung nagpupunta rito para sa mga kumaling mismo. Maging healing center. Pero yung pangalawa, ano yung pangalawa? Ito yung lugar na may mga nagdarasal sa mga misakit. Pati wala na lang ang sakit eh. Pero gusto mong magdasal para sa mga misakit. Lalo-lalo na yung mga misakit sa utak na naging yung problema natin at ang lipunan natin ginagalawa. Lalo-lalo na ang mga misakit sa katawan na hanggang ngayon ay hindi nila malaman at maipaliwanag ang hirap na kanilang dinaranas. Lalo-lalo na ang mga kamag-anak na hindi malaman kung ano ang gagawin sa kanilang mga mahal sa buhay na nagbubusan kung ano ang kanilang magiging pamamaraan para matulungan nila ang mga kamag-anak nilang may karamdaman. At ito po ang ipanalangin natin para sa unang Webis na ito ng taong 2017. Sa pamamagitan ng pag-awit ng litanya.
Thank you.